Pariguradong palihim ng araw ang pag-record sa pinakaaabangan ng publiko na pulveronic issue mula sa palasyo. At dahil sabog ng araw ang mga ito, kaya't hindi na nila napansin sa ang mga nakapalibot sa kanila na pasimple pala silang kinukuhanan, lalo na kung hindi nga nila masikmura ang mga pulpolitiko sa kanilang mga pinagkakandagawa. At sa tamang oras ng araw ay ilalantad din nila sa publiko ang mga kababuyan na pinagkakandagawa nila sa taong bayan. Talagang naging controversial nga ang isyong ito. Kung walang usok ay walang araw apoy. Sino kaya ang maghahandang magpatunay rito? Well, ito nga ang palitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Polvoronic video pa rin ang usapan natin ngayon. Sino ang nag-record sa polvoronic video ng mga Hari Trena sa palasyo? Okay? May ongoing na live stream ni Bagong Lipunan, Kaliroy. Salot, Kaliroy. Galing. Ito, analysis niya, opinion niya, na mayroon siyang katulong na isang military analyst sa Canada. At ang kanyang analysis, opinion is, si Thinking Pinoy ang posible na nag-record sa video. Okay, so ako, napaisip din ako. Pag-aralan mo ang karakter ni Thinking Pinoy, nako, sa mukha pa lang, wala na eh. Hindi mo mapagkatiwalaan. I believe na yung video na yan is palihim na kinuha. Kasi, bawal eh. Oh. Bakit mo pabidyuhan kung alam mong bawal? So, yung mga bida, yung mga aktor sa Polvoron video na yan, unaware sila na palihim na binibidyuhan sila. Kaya, kung merong dapat igurgur, itumba ng mga Hari Trena sa palasyo, eh yung kumuha ng video. Kasi kung hindi nila inirecord yan, di wala silang problema. Eh, na-record. So, balik tayo sa iso. Sinong nag-record? Si Thinking Pinoy ba? Kung ako inyong tatanungin, I agree sa analysis ni Bagong Lipunan. Posible. Dahil knowing his character. Siguro, katuwaan lang. Kasi ganyan eh, kung ano na, sabog na, yung naka-high spirit na, parang lumulutang sa sobra mong kaligayaan. Yun na, hindi mo na maisip na bawal pala yun. Video-video. O baka pwede rin, baka alam din ng mga naghihit-hit na binibidyohan sila dahil wala na sa katinuan sa pag-iisip. Kaya, ayun. So, ulitin ko. Ang dapat na igorgor ng mga nasa palasyo yung kumuha nun. Eh, paano kung kasamahan nila? Di wala. Nasa huli palagi ang pagsisisi kung ganun. But, at the same time, tayo na mga umaasa lang ba ng simpleng buhay, magandang pamamalakad sa gobyerno, ako personally, magpasalamat ako sa tao na kumuha ng video na yun. Kasi kung walang video na ganon, eh, hindi natin malaman yung ginagawa.
pag ilabas yung video na yan, na I'm sure ilalabas, hindi ko lang masabi kung kailan dahil kailan yan i-timing. Malaking issue yan pag inilabas. To me, yun na yung nung una kasi ako, ano lang eh, pwede pa, pwedeng ipagdasal natin, pwedeng sana magbago pa. Ngayon, wala na. Wala na akong pag-asa na magbago kasi yung sunod-sunod nga revelasyon ni Maharlika, yung kasama siya sa narcolist ni PRRD 2017. Yan, listahan lang yan. Tapos, video na naman na hinahanap kay Maharlika. Yung pala, wala kay Maharlika. Na prapraning na ang nasa palasyo dahil ilalabas. Nagigilty sila dahil alam nila yung video na yan nandyan at may mga nakahawak at napraning, naghahanda ng depensa pag ilabas. So, ngayon, I am now very certain na involved talaga ang palasyo sa pulburon na yan. At ako, gigil na ako. Inis na. Tama na. Sobra na. Kaya, yung kay Captain Dado na initiative, withdrawal of support, pipirma ako doon. Hindi ko lang alam kung paano. Kasi ipopost pa lang yan. Sa kaninang umaga, yung kanyang vlog is pinapinalize na. May binasa na siyang content eh. But ang suma total is withdrawal of support sa presidente. At ang manifesto nagsasabi na ang kinikilala na presidente is si Vice President Sarana. Yun ang manifesto. O ako, pipirma ko yan. May nagtatanong sa akin, paano ba pipirma? I don't know ha. Kasi ipopos yan eh. I don't know saan ko. Basta mag-vlog ako later on para explain kung paano pipirma. Sabi lang ni Captain Dado, ipost niya. Saan niya ipost? Sa, maybe sa kanyang social media account. So alamin pa natin ano yung Facebook account ba, Messenger ni Captain Dado, para doon mabasa natin, then mamaya i-type lang yung, hindi na kailangan pala yung signature natin. Pag nabasa natin yung manifesto at agree tayo, i-type na lang yung pangalan. At saka pangalan at address lang ata, yun lang. Johnny L. Macanas, Mindanao, yun na. Pirma na yun. So, sana ipagkalat natin ito yung mag-recruit tayo. Yung kaparehas nating nabudol, kaparehas natin ng pag-iisip na hindi na tama ang ginagawa ng administrasyon ito. Pirma tayo doon na sana makaabot ng millions of signatures para maramdaman ng nasa palasyo na sinusuka na sila. Sinusuka. So again, kung sino man ang gumawa o nag-record ng video na yon, pasalamat ako. Dahil to me, yan ang mitsa. Yun na yung pasabog. Sana nga New Year, di ba kung New Year, may mga pasabog. Kung ilabas yan by New Year, yan ang the greatest pasabog of all. May nagtanong sa akin kagabi, General, klaro ba yung mukha? So, tinanong ko yung nakapanood na source ko, klaro bang mukha? Yes, sir. Klarong-klaro. At may kasamahan pa siyang ibang tao. So, klaro, makikita mo ang mukha na, Tapos, merong sunod, nag-message sa akin na, sir, napanood na namin ang video. Klaro ang view at naka-high definition pa. So, yung camera na ginamit, eh, mamahaling camera dahil naka-high definition eh. So, now showing.
Kailan ba yung Made in Malacañang, yun ang blockbuster movie of all. Mayroon bang tatalo sa ano? Made in Malacañang, how many millions yun? Halos laki yung kinita ng Made in Malacañang. Ito naman, Polboron in Malacañang. Ay, wala. Talo ang Made in Malacañang once na ilabas na yan. Kasi, hindi lang mga Pilipino worldwide ang manunood yan, kundi lahat na ng ano. Kasi biruin mo, yung ikaw ang pangulo ng isang bansa, tapos ganyan ka, nako. Very ano yan, very controversial, damaging, at yun na nga, paghandaan natin ang ating kahihiyan o muka. Ang kawawa, mga OFWs. Sorry, mga kapatid naming OFWs, kasi paglabas nito talagang, I don't know, wala kayong mukhang maihaharap sa inyong mga amo. Yung bang pagsabihan kayo ng inyong amo nga, what? Your leader is an addict? What kind of people are you? Nako, wala na. Yuko na lang. Kaya, best solution. Sana mag-resign na ang nasa palasyo bago ilabas yung video na yon. Kasi palagay ko, pag magre-resign ang nakaupo sa palasyo, hindi ilalabas. Yon ang ano niya. But kung magmatigas siya yan, ilalabas. At I tell you, no choice. Ang nandyan sa palasyo, lalabas siya sa kahihiyan. Kung may kahihiyan pa. Eh, kung hindi siya... Tumama na naman mag-resign. Ang ating expose sa inyo. Si Maverick, hello Maverick, Minda, Cairo, at si Lalaling, marami pang iba. Nabasa niyo na ba? Mga kababayan, the travel agent, nabasa niyo na ba na gigipitin ng Congress ang SM9. Kaya remember, November 18, tinignan ko sa kalendaryo ko, naked flag, rose, na merong ginagawa, ay, si Cecil Awario, good morning palangga, na merong plan itutumba or eliminate the enemies na ginagawa si Lisa, si Kuting, at si Tambaluslos at lahat ng jegemonyo na katabi na nasa paligid nila, 'di ba? Sir Zoro, how are you? Nalala ninyong expose natin sa inyo na plan itutumba. Ano yung pinag-usapan natin nung mga panahon na 'yon? Okay, dahil sa imong ambisyon, Tambaluslos, itutumba ninyo ang mga taong gusto ninyong itumba dahil kayo ay kine-criticize. Actually, una nilang sinubukan sa akin yon, mga palangga, na itumba ako. Okay? Bago itong SMNI, bago ito si Sara, bago ito si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, November 18, nung sinabi ko sa inyo na ang layunin ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na Buwakan ng Ina, ay kontrolin ang mainstream media, which is nakokontrol na nila ngayon, kasama si Lisa, lahat silang magpamilya, 10 ng pamilya nilang Jejemon ay kinokontrol nila ngayon. Kasi nga, diba, gusto nilang i-deplatform ang SMNI dahil nga si Pangulong Duterte, yan na lang ang media na nagbibigay sa kanya ng platform para i-air yung saloobin ng former president. And also kung ano yung nalalaman niya. So nakita niyo yung pagiging diktador ng mga hinayupak na ito, mga kababayan? So sinabi ko sa inyo November 18 na ito ang plano ni Martin, na itong demonyong gobyernong ito, dahil sa ambisyon niya for 2028 at sa for 2034 ni Sandrong Jumbaguero na tumatanggap o tumanggap ng Rolex kay Avel Bacudio. Okay? At also, tumanggap, okay, ng mga bribe money galing sa mga kontraktor katulad ni Jella Pahati. Ngayon, mga kababayan, dahil tayo, okay, tayo ay
You know, nagki-criticize, sinasabi natin, tingnan mo. Oh, bago pa in-report ng mga media, naunahan ko na November 18. Sinabi ko na to sa inyo. Ano ang gagawin nila? Ang purpose ay para ibagsak si Inday Sara Duterte. Ngayon, pag nagwagi nga naman sila, which is hindi sila magwawagi, pag binagsak si Inday Sara Duterte, mamamayagpag ang kanilang lahat ng pananakot. Ulit-ulitin natin, pananakot sa taong bayan, ultimo sa mga LGU na tinatakot nitong gobyernong ito, dahil even in the past barangay election, si Sandro Marcos ay pinunduhan yung mga barangay doon na officials na magagamit nila sa mga susunod na halalan. May mga nag-message sa atin ng mga taga-Ilocos na nagbigay sila ng mudmud ng pera si Sandro doon na galing sa pera ng bayan, coming from the budget of the Filipino people. Itutumba nila lahat ang mga kritiko nila. This is O-Plan, eliminate the enemies. Ito yung pinag-usapan natin. And now, here's the SMNI. Ngayon, mga palangga, alright? Diba na ito, kasama dito ang issue nga sa confidential plan. Let's stick dito sa SMNI muna. Basahin ko muna to. Alright. Okay, ito balita. Balita galing sa ang sabi nitong ito, ang title ng balita, smear campaign, Suarez wants House panel to look into SMNI shows 1.8 billion travel fund claim versus speaker. Okay, itong si Congressman Suarez, sinasabi niya na ang balita daw ng SMNI, hindi ko napanood yung balita ng SMNI na sinasabi nila na sinasabi ng network na ang gastos ni Martin Romualdez aka Tambaloslos, bribe, pulboronic, lahat na ng kahayupan na sa kanya, ay gumastos ng 1.8 billion pesos. So galit na galit itong speaker na ito, syempre, galit-galit siya dun sa plenaryo para ipagpakitang gilas, magkikiss as kay Martin Romualdez para nga naman mabigyan ng mas malaking budget ang mga Buwakan ng Ina. Imagine yung mga palangga, galit na galit nung sinabi ng SMNI na gumastos si Tambaloslos ng 1.8 billion. Kung ito ay sincere talaga, just for the heck, di ba? Ano dapat ang gawin ng kampo ni Tambaloslos para patunayan na ito ay fake news? Ilalabas nila ang audit report nila ni Tambaloslos. Lahat ng expenses niya, lahat ng binitbit niyang mga damuho na mga jajimon, ipakita niya sa SMNI, sa buong bayan na hey, fake news kayo. Fake news kayo na si Martin Romualdez ay umaacting na DTI secretary. Dahil ginagawa niya yung trabaho niya sa Congress, ay kitang-kita ng taong bayan na umiikot siya, nag-aala Mr. Palengke katulad ni Rojas. Very ghetto, very yellow ang diskarte. Now, let's read. House Deputy Leader Quezon, 2nd District Representative David J.G. Suarez is calling on the Committee on Legislative Franchises to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Martin Romualdez has a whooping 1.8 billion travel fund. Dapat, ikaw Suarez, magkano ang minantika sa kipay mo ni Tambaloslos para magpaepal? Ito palangga, ito ba siya? Ito, napapanot ka na eh. Sorry dun sa mga palangga kung panot. Okay? Hindi kayo kasali dito palangga. Ayan o, ayan ang mukha niyan. Mukhang ulupong. Okay. So pinagtatanggol niya si Romualdez dahil sinabi ng SMNI reporter kung na gumastos ng 1.8 billion. Hindi ba dapat bilang isang mga sinasabi nila sila ay lingkod bayan, lingkod demonyo actually sila. Ipakita nila sa tao, mali kayo SMNI, eto ang ginastos ni Romualdez, 3 billion pala. Mas malaki pa pala. 'Di ba? Mali ang inyong report, itama ninyo. Panggigipit to. Diktadorya ito. Ito ang tunay na diktadorya sa makabagong panahon. Putulin ko lang doon mga palangga.
right there and then nag-open, nag-speech ang buwaka ng inang Suarez na to. Pero uulitin ko kasi palang hindi natin pwedeng kalimutan. Pero nung kinat niya, ni Romualdez, kinansel, dinismiss ang hearing sa smuggler na si Michael Man, na business partner nila, ni isa sa mga buwaka ng Genemes na ito, walang tumayo sa inyo sa Pilipino para sabihin na hindi tama ang ginagawa ng mga smuggler. Ni isa sa kanila, wala sa kanilang mga leche sila na sinasabi nila ang Kongreso ay House of the People na tumayo para sa Pilipino na ilabas si Michael Ma. Inappoint ni Kuting bilang special envoy to China na isinikreto, walang dokumento, walang ipinakita, hindi inulat ng media, walang tumayo sa kanila. Etong SMNI na naguulat ng kanilang, you know, they are media na tinitignan, sila ang nagbabalanse dahil kung bayad na lahat ang mga politiko, supposedly ang media ang nagsasabi ng katotohanan, they have duty for the Filipino people sa taong bayan na sabihin ang kanilang nalalaman at itatama at i-call out ang mga politiko na sumusobra na kayo. 1.8 billion ang ginastos nyo, ang pinsan ni Lisa Marcos, 1.1 billion sa DNR. Tapos pag nagbalita, sisindakan ninyo, tatanggalin ninyo ng prangkisa, sisilipin ninyo ang franchise. It's the same thing na ginawa ninyo sa aking mga hinayupak kayo. Ikaw si Lisa, lahat ng utak nito na ginamit ang Intel firm na Ashguard. Naalala nyo itong issue sa akin? Na ginapit si Taerna, na mag-file ng case against me kahit ako'y nasa Amerika at nag-imbento sila ng Peking address gamit ang pondo ng bayan. Naggawa sila ng Intel firm nila para gipitin ako, para manahimik ako, para managod na gabari nga naman manginig si Marley ka, hindi na magsasalita. Wala na ngayon mag-criticize sa kanila. Diba? Back to the issue. Dito. Balikan natin ang report. Kita niyo yung mga hayop na to? You have to wake up, people. Speak up! Okay? A ranking congressman, si Suarez is calling on House Committee on Legislative Franchise to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Romualdez has hooping $1.8 billion travel fund. This, as a House Deputy Leader, Quezon 2nd District Representative J.J., Suarez readily branded the allegation as fake news and being part of smear campaign. Okay? Pero yung ginagawa kay Sara, hindi ba smear campaign yan? Yung sa confidential fund ni Sara na ibinigay ng Office of the President o patibong campaign para sirain si Sara? Ngayon, sabi ni ng Suarez, in the spirit of transparency and accountability, I humbly request this August chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. A visibly irate Suarez said during the impromptu privilege, irate ka, galit ka, gusto mong paimbestigahan ang SMNI, pero ang mga smuggler ayaw niyang paimbestigahan. Nung sinabi ni Duterte na ilabas niyo ang MOOE, ilabas niyo ang audit report ninyo, ilabas niyo sa taong bayan kung saan niyo dinastos ang pera namin, mga buwaka ng Genemes ninyo, ni isa sa inyo walang nag-initiate na ipakita ang audit report sa Pilipino. Mga kababayan, whether you're red, yellow, pink, o anuman ang status ninyo sa lipunan, anuman ang political affiliation ninyo, whether galit kayo kay SMNI, kay Kibuloy. Si Kibuloy, ang SMNI, nagulat na gumastos ng 1.8 billion si Tambalustos, irate ang mga congressman, nagalit, nagwala, naghuramentado mga buwaka ng ina, kaya ngayon pa imbestigahan. Pero ang panawagan ni former President Duterte, kahit galit kayo kay Duterte na, hey, 300 plus congressman, ilabas nyo ang audit sa mga Pilipino kung paano nyo ginastos ang pera ng bayan. I will ask you,
from the bottom of my heart. O ask ka, kausapin ko yung mga puso ninyo. So kakampihan nyo, itong mga buwaka ng inang si Tambalos o si Lisa, utor lahat ni Lisa to, na gisahin nyo ang SMNI dahil sa balitang yun. Wala namang kinitil si SMNI na buhay ng bawat Pilipino dahil nagnakaw si SMNI. Wala. Pero itong 300 plus congressman, ang budget na trillion-trillion, ninanakaw ng mga hinayupak na yan at apektado ang lahat ng mga Pilipino. Kahit mga anak nyo na nasa sinapupunan pa lang ay apektado. Mamili kayo again, mga kababayan. It's your choice. Sino ang kakampihan ninyo? Ang mga buwakan ng ina sa Kongreso? O mag-speak up day kayo dahil sinisingle out itong issue kay SMNI? Kung si SMNI ay nang maltrato ng kanyang mga empleyado, katulad ng nangyari sa ABS-CBN, kung si SMNI ay hindi nagbayad ng kanyang mga taxes na milyon-milyon, si SMNI ay minaltrato nga ang kanyang mga employees, hindi binigyan ng tamang benepisyo, then sasama tayo dito sa panawagan ni Suarez. Pero ang issue, nagulat lamang ang SMNI na gumastos itong buwakan ng inang Tambalusos ng 1.8 billion. Asaan ang ninakaw ni SMNI doon? Yan naman tayo. Uy, naririnig ko. Excuse me. Napalangga. Ngayon, tuloy natin ang balitang nito, mga palangga. Okay? Itong chaired by Paranaque City Second District Gas Tambunting, the committee, itong subcommittee ng franchise, okay, is the one that grants and renews legislative franchises for various entities including those in the media so they may be allowed to operate. Okay, imagine nyo kung nandiyan dyan ako, pinatay na ako ng mga buwakan ng inang to. Sunshine Media, yes, SMNI. The Tambunting panel will begin, ito na yung chairperson. The Tambunting panel will begin its investigation, the Committee on Franchise. Okay? Where is it? This coming Thursday, ito mo agad-agad. November 30, dyan sa Pilipinas, following a motion on the floor by Lanao del Norte 1st District Zia Alonto Adyong. Okay? These disparaging comments about the house, ba, nasaktan ang mga buwakan ng ina, disparaging about the house chief were made on the SMNI program titled Laban Kasama ang Bayan. Sabi nito, doon po sa video na yon na pinalabas sa SMNI at 10:27 PM Monday, November 28, doon sinabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion in traveling at dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8 billion. Mahigitan pa kasama ang kanyang entourage. Ito pong ipinalabas ng SMNI, ito po ay isang fake news. Suarez, yung pangako ni Kuting na bababa ng 20 pesos ang bigas, hindi ba fake news yan? Suarez, mga congressman, yung pinangako ni Kuting na bibigyan niya ng trabaho ang mga taong bayan, pababalikin na ang mga OFW at bibigyan ng trabaho dahil naaawa siya. Hindi ba fake news yun? Yung pagtatapyas ni Lisa ng kanyang butod, ng kanyang mudlo, ng kanyang mga katawan na halos butot balat na lang sa kaka-edit ng kanilang kanyang katawan para magmukha siyang undin. Hindi ba fake news yun? Yung mga kapeke-pekean nung pumunta si Kuting sa Saudi Arabia na sinasabi ng Presidential Communications na the first ever, the first again after ni Pangulong ni Marcos Sr. na may isang presidenteng pumunta sa Saudi Arabia. Hindi ba fake news yun ng Malacanang? Yung fake news, okay, na pagkadami-dami ni Tambalusdos na kunyari namimigay siya ng baka ng inang malaya rice na yan na ako din nag-expose dyan sa inyo. Diba? Na kunyari, may rungo, hindi kunyari, may huliin silang barko, limang barko na lulan ng mga bigas at ng ano-ano pang mga commodities na kunyari, huhulihin nila. Kasi smuggled goods.
Tapos i-repackage nila ang mga bigas at idadaan sa DSWD. Then sisingilin nila itong mga sinasabi nilang mga smuggler na may-ari ng mga barko. Tapos what? Hihingian nila ng what? Bribe money para mas smooth sailing ang kanilang operation in terms of export and import. Lord Especo, thank you so much, mga palangga.